Hey guys, this is Alea Channel. Welcome back to my YouTube channel. So for today's video, guys, hindi lahat ng mga ex abroad or galing na ng ibang bansa pagdating dito sa Hong Kong is kaya na nila yung Hong Kong. So, meron akong subscriber, hindi ko lang alam kung nanonood pa siya ngayon, si Jane. Grabe yung nangyari sa buhay niya. So, ano pala siya, ex abroad siya, galing siyang Middle East. Kaya yung mga nagsasabi na ang hirap sa Middle East, reklamo-reklamo kasi maliit yung sahod doon. Pero kung mentally ka naman doon okay, physically okay, and sa pagkain, sagana kayo diyan sa pagkain, sa totoo lang. Yun yung kinakaingit ko sa kapatid ko. Anytime pwede siyang, alam mo yung pag kumakain siya, nagpapalaman siya ng butter, kung ano gusto niyang ipalaman sa buhay niya. Nandiyan lahat. Ilan yung ref nila sa bahay? Tatlo ata. Yung isa is puro meat lang, yung mga laham ba yun? Ayan, yung mga chinachap-chap-chap-chap na mga karnero ba yan? Malay ko dyan. So, ayan, isang ref, tas isang ref puro prutas, tas isang ref puro mga, ayan, mga palaman, kung ano-anong mga mayonnaise, ganyan, ketchup, nandyan. So, nakakaingit lang na, alam mo yun, sabi niya nga sa akin, mahirap daw yung trabaho, sabi niya. Pero parang pareho lang din naman, kasi yung ano ko dito, yung tulog ko is 5 hours lang. Kanya 5 hours lang din. Partida, may bata pa siya. Ang problema lang is sa kanila doon, walong pamilya, walong sa pamilya yung pagsisilbihan niya. Mag-asawa, tas anim na anak. Tapos may driver pa na dalawa. So pinapakain niya pa yung driver. And yung bata is 2 years na ba siya? Nakalimutan ko na kung ilang taon na yung bata. Pero pagdating niya doon, wala pa yung 1 year yung bata. Yes, 2 years na yung bata ngayon kasi magto 2 years na yung kapatid ko ngayong October. So, sa pagkain, wala siyang problema. Ayaw niya na nga ng pagkain na manok. Ayaw niya na daw ng manok and may allergy siya. Yan yung problema niya talaga kasi allergy siya sa manok. Nagbabalat na manok yung katawan niya and yun, marami siyang sitirisin na dala dahil dyan. So, yun yung ulam niya parati manok and nai-stress niya sa doon. Kaya minsan, nagluluto siya ng tuyo kasi may kaibigan siya na umuwi ng Pinas. Ayan. And then, yun yung ginagawa niya. Tapos, minsan nagpapabili din siya ng, alam mo yun, mga sardinas, ganyan. Mas okay yung amo niya. Yun lang, maraming, minsan mabait yung amo niya. Alam nyo ba, yung alaga niya na babae, bumili dito sa Hong Kong ng bag worth 8,000 Hong Kong dollars sa pera natin. Mahal na yun, mga nasa 50,000 na ata. Ayan, 8, 16, 3, 4, 32, 40, 48, 56. Ayan, 50,000. So, binigay sa kanya kasi ayaw. Depende lang talaga sa mood nila. Pero guys, kung dito, kung sa Middle East, nakakakain kayo ng tama, okay lang kasi natrabaho, pagod. Pero yung pagkain is tama. Pagdating dito sa Hong Kong, hindi ganun. Perfectionist talaga amo dito. Masyado silang mabusisi sa mga bagay-bagay. Kahit ultimo yung mga ano, mga konti, kahit dahon lang yan ng halaman, ipapapunas pa sa'yo yan pag may halaman dyan. Yung akin dito, yung halaman namin makahiya, tapos manugpatay na yung makahiya. Mamamatay na siya, hindi ko lang alam kung bakit, tinanggalan ko na siya ng ugat, kasi nga, puro ugat na yung ano, sabi ko kasi sa amo ko, palitan na ng pot, hindi niya pa rin pinapalitan, dilaw na yung mga ano niya, naawa ako sa kanya. So, pag alis ng amo ko, ayusin ko yan. Tanggalan ko ng mga ugat. Baka ugat lang marami, kaya hindi na naano. Next is, dito sa Hong Kong, naranasan nung kaibigan ko na naghingi daw siya. Akala ng amo niya ngayon, wala siyang load. Kasi 3 days or 5 days na siyang ano, nakiusap sa amo niya kung pwede, ano, paano siya ba, magkoconnect siya sa wifi. Ayaw, no daw. So, hindi siya pinakonect. Ganon dito, guys. Masalbahe yung mga amo dito. Parang ang mahal-mahal. Kahit na, alam mo yun, wifi, pinagdadamot. So, yun pala, may isa siyang cellphone. Tapos, may katabi siya ngayon na katulong. Doon sa kusina banda, doon yan nilalagay yung cellphone niya. Nakiki-hotspot siya doon sa katulong. Sa kabila, ayan. So, ganon yung ginagawa niya para magkaroon siya ng signal. So, ayan. Delayed yung sahod niya, 29 siya dumating, tapos ano na ngayon, 5 na ngayon, di pa siya sumahod. Siningil niya, sinasabi ng amin niya, tomorrow. Sabi ko sa kanya, pag ganyan, kausapin mo. Sabi niya, yung nakausap niya na daw yung tao sa consulate. Sabi ko, paabuti ng 7 days, and then pag wala, magreklamo na. Pwedeng magka-penalty yung amo, or pwedeng bayaran yung tubo ng sahod, ganun daw yung magiging choices. Pero mostly, kapag ano, ang daming violation sa kanya, hindi siya pinapalabas kapag day off niya. So, parang pinapatrabaho ata siya. May bayad naman.
Pero, yun nga, gusto niyang lumabas kasi gusto niya mag-apply ng ibang amo. Ayaw siya palabasin. So, ang hirap ng amo niya, masyadong buraot sa pagkain. Ang ginagawa nga ng katabi na katulong is sinasabit sa pinto yung pagkain. Tapos, ititek siya na nilagay na dyan para makuha niya. Kasi guys, wala siyang matinong pagkain. Napakaburaot ng mga amo dito sa Hong Kong. Ultimo gulay na choice, ah, magkano lang bili nila niyan, pero ipagdadamot pa yan nila sa yun. Ganun sila kalala. Pero choice, ah, magkano yan? 10, isang plastic na yan. Tapos magluluto lang sila ng sabihin natin 15 piraso, tatlo lang sa'yo dyan. Di puta talaga na mabuhay, ganun sila kalala. Kaya ginagawa ko ako na bumili ako ngayon ng broccoli, bumili ako talong, ampalaya, may itlog na ako doon, bumili na ako, and then meron akong prutas, grapes, tsaka saging, tapos may tinapay din ako. So ako na bumibili, hindi ko na inaantay yung ayuda nila. Kung magbibigay siya ng ano, ng tinapay, masaya na ako, pero prutas, hindi yan siya nagbibigay sa akin. Pati gulay, hindi na. Ang pinapabili ko lang sa kanya, noodles, tsaka sardinas, tapos chicken wings, tapos hindi na ako ngayon, parang ayoko na ng chicken wings, ayoko na. So, parati kong ginagawa. Ngayon may talong ako. Gusto kong i-adobo yon. Yung style namin ng adobo is nilalagyan namin yan ng patis and maasim siya. Parang paksiw. Ayan. So, ganun yung gagawin ko. And ilalagay ko sa ref yung iba para anytime pwede pa akong makakain. Ayan. And the next is yung ampalaya. Lagyan ko ng itlog. Pag feel ko, maliit lang na ampalaya yung binili ko. Ganito lang siya kaliit. Para in case na ano, luluto lang ako isa lang para sa isang itlog. Pagtanghalian ko lang yan minsan. So, ayun, mas ano sa akin, mas pabor ako dito. Okay na ako, titiisin ko lang hanggang sa matapos ko yung bahay. Yun lang naman kasi yung target ko talaga. And yung SSS ko, kailangan kong bayaran. Kasi nga, tumutubo ng tumutubo yung calamity loan na niloan ko. 16,000 lang yan niloan ko last 2020, nung pag-pandemic. Tapos ngayon, chineck ko is 27,000 na siya. Yung tubo niya, kasama na yung tubo dun. Grabe ang laki. Kaya gusto kong bayaran, mauubos yung hulog ng SSS ko dyan. So, ayun yung sinisecure ko. Kaya kailangan guys, meron kayong mga benefits na ganyan, SSS pag-ibig. Kasi yung SSS, 120 months, pwede ka nang, pagkaabot mo ng 60, magkaka-pension ka na. Basta wala kang loan, bayad lahat, malinis. Ayan, pag-abot mo ng 60, loan ka na. So, malaki-laki yung ilo-loan mo nun. Kasi, depende yan sa hulog eh. Yung hulog kasi ng ano ko, company ko dati, 2,500 yan. Pag may OT ako, 2,700, 3,000. So, pag wala, ayan, 2,500, maintain siya, 2,500, 2,400. Tapos, nagkaano lang, problema lang nung pandemic. And marami akong mga months na hindi nahulugan ng company ko. Siguro mga 24 months, sobra pa. Sayang yun. Kasi ngayon yung hulog ng SSS ko, 68 months. Meron pa akong pending doon na 12 months na hindi pa nila hinuhulugan, pero sabi huhulugan. And aside from that, meron pang 24 months. So, dapat konti na lang yung ihuhulog ko para sa huli magkaka-pension ako. Pero, baka hindi ko na mahabol. Kaya, ang gagawin ko, ako na lang maghuhulog yan, magtutuloy. Ayan. Pag-ibig ko, may laman yon, nasa 4,000 mahigit or 5,000 yung laman ng pag-ibig ko. Yung agency, ang hulog is 300 nito. Pero, yung company ko, bago ako umalis, may hulog siya na 4,800. Ayan. So, PhilHealth ko, dalawa, merong, ayun nga, employed and merong indigent. Yung indigent is, ayun yung one tosawa. Nung na-hospital ako kasi nagpa-opera, zero balance yung binayaran ko. Kasi nga, dahil sa PhilHealth ko na indigent. So, sabi nga ng ano doon, ng staff, sana all employed na, tapos indigent pa. Minsan ka lang kasi guys, makakakuha ng indigent na PhilHealth. Yun yung para sa pang, ewan ko, pang mahirap ata, yung pinakamahirap ata sa lahat yun, na yung ano ba, parang ang laki ng pondo dyan sa indigent. Parang gustong-gusto ng mga tao yung PhilHealth na indigent, hindi ko lang alam kung bakit. Kasi iba siya sa lahat. Tapos nagulat na lang ako, hindi ko yan na-request sa PhilHealth, hindi ko yan na-request. Basta pumunta lang ako dun sa PhilHealth, kumuha ako ng number, and then hindi ko alam. Pero nung time na yun, tinanong ako nung nag-fill up ako dun, and nung time na yun, ano pa lang ako, tindera sa kantin, yung sahod ko, 150 lang a month, a day. Tapos nilagay ko lang ata dun. So parang nakita nila na parang ang liit ng sahod ko. Ayan, so nagulat na lang ako, pinadala doon sa address ko yung PhilHealth na ganun. Ayan, papel siya na may kasama siyang maliit na ID ng PhilHealth na may nakalagay sa baba, indigent. So, merong iba, diba, employed, may iba na private sector, hindi ko alam kung ano pa nilalagay dyan. Basta akin, nakakatuwa. So, ayun lang guys.
tawag nito, mas kung diyan sa Middle East okay na kayo, huwag niyo na pangarapin sa Hong Kong kasi hindi niyo alam. Sabi nga ng subscriber ko, minala siya dito sa Hong Kong, gusto niya bumalik na doon, nagsisi siya. Kakauwi niya lang noon, guys, kasi subscriber ko siya nung nandun pa siya sa Kuwait, tapos pag-uwi niya, apply agad siya, tapos nakuha agad siya kasi nga ano eh, freshly pa, kakatapos na lang ng contract niya. And syempre pagka naka 2 years contract ka na finish, parang ang ano na sa record nun, good record ka na, pwede ka nang mamili ng amo. And ngayon nakapili siya ng amo kasi minalas nga siya, yun yung maganda dun, yun yung malas dun. So pagdating niya dito sa albahe, so mga amo dito guys, may mga saltik talaga sila, as in hindi mo maintindihan. Kaya ako sa inyo, hindi ko lang alam, basta focus kayo, magtipid kung magtipid, nagsalita ang hindi matipid. So, wala din akong ipon. At least, matapos ko na yung pundar ko, matapos ko lang yung bahay, okay na ako. Makakapag-ipon na ako. And yung, ano kasi, yung ano ko ngayon sa YouTube, yung ano ko, sahod ko, binabayad ko din sa mga utang-utang ko na online. Meron akong Shopee, Lazada, Shopee, G-Loan, ayan. So, marami akong hanas-hanas dyan. So, ayun guys, kung masaya kayo dyan, tapos feeling nyo dito sa Hong Kong, kaya pag nag-interview kayo, pag hindi nyo, sabi ng iba, may karapatan daw ba humindi yung helper kapag ayaw niya pumirma ng kontrata doon sa amo, parang hindi niya feel, yes, pwede. Kasi ako, binackout ko na yung isa eh, na nakiusap nga sa akin yung agency, bibigyan niya daw ako ng 1 week para mag-isip kung ibabackout ko ba daw yung, ano, yung binigay niya ng offer sa akin. Kasi nga, nagpirma na yung amo dito sa Hong Kong, pero grabe, 6 na adult, o 5 ba yun? 5 na adult, tas may isang aso, tas yung bahay is 1,600 square feet. So, grabe ang laki nun. Doble dito, dalawa dito mahigit sa bahay namin. So, ang bagal ko pa magkilos, baka matagal na akong nasisante, baka matagal na akong umuwi sa Pinas, baka matagal na akong wala dito sa Hong Kong. So, ganun siya kalala. Kaya, thankful din ako kasi nireject ko yun. Kasi hindi ko makakaya yung trabaho doon. Lalo mabagal ako kumilos. Buti nga, napagtsatsagaan ako ng amo ko dito. Pero kung ano-ano, feeling ko hindi katsaga-tsaga yung pagiging ano ko. Bonus na lang sa amo guys. Kasi magaling ako sa pagluluto, magaling akong makinig. Ayan. So, doon ako nakaka-plus points. And mahal ako ng bata. Ayan. Mas gusto ako ng bata. So, kaya okay na din sa amo kahit na hindi ako ganun kalinis. Basta yung bata, priority ko. And kapag nandyan yung bata, masaya kami pareho ng bata. Mas na-interact yung bata ngayon. Ang tali-talino na ng bata. Grabe, hands up na yung amo kong babae. Tapos, kagabi, yung gossip na word, gossiping, nakuha yan ng alaga ko sa akin. Kasi yung bunga nga ng alaga ko, hindi tumigil niya. Nyo, tanong ng tanong. Halimbawa, may sinabi kang isang bagay. Eh di tanongin niya. Ngayon, nag-explain ka na naman, magtatanong na naman yan ngayon. Diyos ko. Sabi ko, ayaw ba? Baka pwedeng tumikom yung bibig mo. Hindi na ano yan. Kaya parati yan siya may sore throat. Ayan. Tapos parati inuubo ka. Kadaldalan. Tapos kagabi, sabi niya, no, Jen, sit down here. We are gossiping. Tapos narinig ng amo kong lalaki. Sabi ng amo kong lalaki, gossiping. And then tumawa ng malala yung amo kong lalaki. Eh, yung mga ganong bagay, plus point sa kanila yon. Kaya sa amo ko, kahit nakikita niya ako nagsiselfone, kahit ganito ako, kahit na hindi, alam mo yun, kapag day off ko, pag gusto kong pumirmi lang dito sa kwarto, wala siyang magagawa, hindi niya ako pwedeng utusan, wala siyang pakialam, hindi niya ako sinisita. Pag nagsiselfone ako, kumakain ako, gumagawa ako ng kalokohan, ano-ano pinagagawa ko, hindi niya ako sinisita. Kasi nga, nandun yung backup na yung bata, mahal ako ng bata, yun yung priority nila. And sa pagluluto, kapag binigay niya sa akin yung isang bagay sa pagluluto, wala yan siyang masabi. Parang isang beses lang ata na hindi ganun kaganda yung ano, maanghang pala yung luto ko ng lugaw. Ayun lang, nasobrahan ko siya sa sili. Pero wala, so far, walang makoment yung amo ko sa akin about sa pagluluto. Natutuwa siya, nasasarapan siya sa mga luto ko. So, ayun yung gusto nila. Kasi nga, yung amo ko mahilig kumain. Sa gabi, dapat buo yan sila. Tapos marami silang kinakain. Tapos natutuwa siya ngayon, guys. Kasi yung bata, guys, ang siba na kumain. Dahil nga sa tinitrain ko siya. Dati, hindi yan nakakaubos ng pagkain. Sobrang konti lang. Kaya payat siya. Ngayon, ang bigat-bigat na hindi na namin makarga yung bata. And grabe, ubos niya always yung pagkain niyan. Dati, 2 hours siya siya kakain. Mabagal. Pero ngayon, 45 minutes lang yung limit niya. Minsan nga, wala pang 30 minutes, tapos na yan siya kumain. So, yun yung nagustuhan ng amo ko sa akin. Tsaka pag sinabi ko, disiplinado yung bata pag ako. Pag sinabi kong 1 minute, wala kang magagawa. You don't have choice.
ay kahit nandiyan yung amo ko, pag sinabi ko, kasi nag-iinis na yung amo ko, ayaw sumunod ng bata sa kanya, sabi ko, 1 minute only, Emma left. No, Jen, 3 minutes, you choose, 3 minutes or 1 minute, 2 minutes, no, 1 minute, I say 1 minute, go to the room after 1 minute, ayun. Pagkatapos nun, wala na siyang nagagawa, pumapasok agad yung bata. So, naano siya sa akin ba? Pag sinabi kong pumunta ka sa mesa, kumain ka. So, na yun yung nagkinakatuwa ng amo ko sa akin kasi mas nadidisiplina ko yung bata. Hindi na siya napapahiya ngayon sa madaming tao. Hindi na katulad dati, sinisigawan siya, minumura siya. Stop it! I don't like it! Wala nang ganun ngayon. Kasi minsan yung bata, hinahawakan ko dito. Sige, gawin mo yung pagkasalbahe mo. Tsaka dati sinipa ako nung nakaraan. Sabi ko ngayon, sige, sipain mo ko. Sige, subukan mo lang talaga. Pagka nagagalit ako yung bata, is takot yan. Pag nag-iba na yung mukha ko. So, ayun lang guys. Thank you for watching and I love you all. Bye-bye.